Naka-quarantine na sa New Clark City ang mahigit 400 mga Pilipinong pasahero at crew ng MV Diamond Princess cruise ship, pati na ang team na sumundo sa kanila sa Japan. 80 Pilipino na ang nagpositibo sa COVID-19 at naiwan po sila sa iba't ibang mga ospital sa Japan. Handa rin daw silang tulungan at sunduin ng DFA o ng Department of Foreign Affairs oras na sila'y gumaling. Live mula sa Tarlac City, my report, si JP Soriano. JP? Jessica, ang magandang balita hanggang sa mga oras ito ay nananatiling asymptomatic o walang sintomas ng ubo, lagnat, sipon ang mahigit 400 kababayan nating nirepatriate mula sa Yokohama, Japan na sakay ng MV Diamond Princess, pati na rin yung mga sumundo sa kanila. Pero sabi ng DOH, twice a day silang i-check ang kanilang kondisyon para makasiguro. Naka-hazmat suit ang medical team ng Department of Health at mga tauhan ng DFA na nag-assist sa mga Pilipinong crew at pasahero ng MV Diamond Princess sa biyahe pabalik ng Pilipinas. Naka-face mask ang lahat ng mga Pinoy crew at pasahero. Binigyan sila ng ilang instructions bago pumasok ng eroplano. Sa loob ng eroplano, muling tinignan ang kanilang body temperature. Mula Japan, lumipad ang eroplano papuntang Haribun Hangar na malapit sa Clark International Airport. Pasado alas 10 kagabi nang lumapag ang unang eroplano, sakayang 309 na repatriates mula sa MV Diamond Princess. 5 sa kanila mga pasahero ng cruise ship, habang 304 ang crew ng barko. Kasama rin sa biyaheng ito ang 2 taga-DFA at 4 na medical staff ng DOH. Muling sinuri ng DOH medical team na nakaabang sa Clark ang mga sakay na pasahero. Dahil walang nakitaan ng anumang sintomas, idinerecho na sila sa New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan sila ika-quarantine ng 14 na araw. Pasado alas 12 naman ang hating gabi nang lumapag ang 2 flight na sumundo sa 136 na na-repatriate at 5 miyembro ng DOH medical team at 2 pang volunteers ng DFA. Dumaan din sila sa parehong proseso at idinerecho rin sa NCC. Pero bukod sa DFA at DOH, kasama nila sa buong proseso ng repatriation ang magsaysay shipping line, ang agency ng mga Pinoy crew ng MV Diamond Princess. So may private and public sector participation dito para mapauwi yung ating mga kababayan. Kasi yung sa mga i-repatriate, kalamihan dito talaga yung mga nagtatrabaho sa cruise ship. Ang mga taga-DFA na kasama sa naka-quarantine, work from quarantine din daw dahil sa dami ng mga nangyayari ngayon sa ibang bansa, lalo na sa COVID-19. Medyo nag-uubusan ng tao. So pag ganyan, sabi nila, since 14 days is also a long time, they'll bring work. Naiwan naman sa Japan ang 80 Pilipinong crew na nagpositibo sa COVID-19 at ginagamot ngayon sa iba't ibang ospital doon. Pero ayon sa DFA, nakahanda silang sunduin at tulungan ang 80 Pinoy. When they get well, we will bring them home. Mas naghigpit naman ngayong araw ang seguridad sa NCC sa Capas. Isinara ang kalsada papasok ng NCC. Ang mga barikada may 1 kilometro ang layo mula sa NCC. Hindi na pinapayagang makapasok ang media. At Jessica, sabi ng DOH, dahil hindi nga nila isinasantabi yung posibilidad na magkaroon pa rin ng sintomas ng COVID-19 ang mga sakay ng MV Diamond Princess na naka-quarantine ngayon, even after the 14-day quarantine period, dahil nga na rin based on sa observation sa ibang bansa, nakahanda raw sila sa anumang senaryong pwede mangyari, pero ang dasal nga ng DOH, huwag sanang umabot sa ganong punto. At yan munang latest mula sa Tarlac. Balik muna sa'yo, Jessica. JP, yun nga ang mahirap, no? Kasi paiba-iba yung mga nadidiscovery ng mga doktor about this virus, no? Nung una sabi nila, sapat na yung 14-day quarantine. Pero may mga kaso na lagpas pa pala doon, pwede pang magkaroon ng COVID-19 ang sino man, no? At kahit yung mga negative nung una, pwede pa rin mag-positive. So ito yung mga kailangan bantayan siguro dyan sa mga kababayan nating naka-quarantine sa New Clark City.
Right. Even Secretary Duque himself, na yan mismo yung binanggit niya sa kanyang press conference kanina, na hindi nga imposible na mag-develop pa ng symptoms yung mga naka-quarantine ngayon. Ito kasi yung mga nangyari sa ibang bansa like Australia, sa US, after nung nasakay o pasahero ng MV Diamond Princess, after nung 14 days sila, may mga nakitaan ng symptomatic o symptoms like nakahalintulad sa COVID-19. So dahil nga tila nagpo-progress o may mga parang tila lumalabas, kada araw meron pa mga nadidiscover dito, ang pinakamagandang dapat daw gawin, sabi rin ng Department of Health, ay laging maging handa at ginagarantiya naman daw nila na handa raw sila sa ganitong scenario. Pero nga ang problema ngayon, bukod dun sa mga naiuwi natin na mga kababayan na mahigit 400 mula sa Yokohama, Japan, meron na mga developments ngayon sa South Korea and even a plan to repatriate Filipinos dyan sa Macau. Jessica? Paano kaya yung mga 80 na nag-positive sa Japan, no? JP, at kinailangan nilang maiwan doon kasi positive sila, naka-hospital sila ngayon. Who's looking after them? So it's the Japanese government, pero in close coordination with the Department of Health. So sa pagkakaalam natin doon sa 80 na yon, meron ng ilan hindi na bababa sa 10 yung na-discharge na. Meron din a certain number of that 80 individuals na Pinoy ang pagaling na. Pero wala pa tayong exact number. Tinanong natin yung Department of Foreign Affairs kung susundin ba ulit sila by batch. Dahil hindi naman nga makakatiya kung sabay-sabay silang magiging gagaling at madi-discharge. Pwede raw itong i-arrange individually. Meron naman tayong post sa Tokyo. Meron tayong embahada sa Tokyo, Japan na pwedeng mag-assist sa mga kababayan natin doon na nagpapagaling sa COVID-19. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.